What's up mga pangyaw? Meron naman tayo bagong video na iisip. Real talk ito, katotohanan. Katotohanan, katotohanan ng life dito sa abroad. Sa ibang bansa. Pag-init natin lumayo-layo, kumita na malaki. Pasortihan lang pala. Ito ngayon, magluluto ako. Sardinas. Hirap dito ngayon. Dito pa tayo, nandito pa ako ngayon sa lugar kung saan maraming virus. Ito, sardinas. O ha? Dahil inakala nila, abroad, madali na. O, sardinas, sibuyas, bawang, sili, at saka, o, dahon. Eh, tapos kayo dyan, swerte nyo. Matanggap na lang kayo. Tapos, palitsyon-litsyon pa kayo. Ay, nako, okay lang yun. Kagaya ko o sa iba pa mga nag-a-abroad, ginagawa din namin to para sa inyo din. At syempre, kahit konti na lang matira sa amin, basta meron na kami maipadala sa inyo. Na, sili mo na. Simpleng luto lang to, lutong tambay o lutong madalian lang kasi bago din galing sa trabaho. Kaya ito. Ay, baka yung iba kasi inaakala nila dito maganda. Hindi, mahirap dito. Mula alas 9, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Walang tigil na galawan, magtrabaho. Bawal magdandahan dito. Kailangan mabilisan, masipag. Yan ang gusto ng mga chikwa. Mga insik. Kailangan nila masipag ka. Kung hindi ka naman marunong magluto, umaasa ka sa mga bilihin sa labas, nako, mas lalong papaano na. Paano na kaya? Swerte lang yung mga nakaswerte ng magandang amo, magandang sweldo. Eh ako, isa na ako sa hindi pinalad. Kaya, ito. Minsan nga, kung wala pang sweldo, street yan. 5 araw, puro itlog. Ang itlog dito, madali. Madali lang kasi lutuin yun. Tsaka, mas mura. Pero may alam pa akong mura. Wag na, bawal magmura. Ay nako, ganito ang buhay sa abroad. Akala nyo lang ha, na madali dito. Anong oras na? Mag-aalas 8 na. Wala pa akong hapunan, magluluto pa. Eh, ganito talaga. Kaya yan, kaya natin yan. Sabi pa sa kanta, ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi, walang nagwawagi. Joke lang. Pinapasaya ko lang sarili ko. Nag-iisa pa lang ako dito kasi wala pa yung iba. Yung iba, alam nyo ba kung gaano kahaba ang oras ng trabaho nila. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Oh, tapos sila pa yung mababang sahod. O, intindihin nyo yun. Yung nasa bahay yun. Yung mga nasa bahay, eh, akala nyo, magdali lang kung maghanap ng pera dito. Yung nasa bahay, kayo, nandyan sa Pilipinas. Matuto kayo magtipid. Oh my God. Hindi nyo alam, yung mga katulong sa bahay dito, yung pinaka mababa na sweldo. Tapos ang haba pa ng oras sa trabaho nila. So, binawin mo, alas 8 hanggang alas 10. Yung iba, alas 8 hanggang alas 8 din. Yung iba talaga, may amo talagang buraot na amo na hindi natin maintindihan. Eh, ganun ang patakaran. Magtitiis ah. Para lang sa inyo dyan. Oh, rent talk yan ah. Tapos, kung makapag-request kayong mga ano-ano dyan, nako, huwag naman masyado. Tinitipid na lang namin sarili namin dito. Papadala lang sa inyo. No?
joke lang. Hey, totoo yun, totoo yun. Pero ako talaga, kunti lang talaga sa auto. Pero sinipagan ko, medyo umangat-angat na rin ng konti. Tatlong taon na rin ako sa amo ko. Mag-aapat na pala. Eh, tingnan mo, wala pang nangyayari sa akin. Eh, paano? Meron pang, siyempre, di may iwasan. Pagka inuman, minsan, siyempre, mahirap na lang. Lagi na lang trabaho. Eh, ahon din tayo. Pag lumaki na yung tubig. Ayan yung makabawi din tayo pagka sunod medyo maganda na yung pwesto natin. Makapwesto tayo ng maayos. Sa ngayon, hanap tayo ng magandang amo. Sa ngayon, di pa pwede. Napakahirap ng ano dito pag apply. Maraming naging bakante ngayon trabaho dito. Kasi maraming mga naripat na pauwi sa Pilipinas. Ang daming kadalasan dun walang trabaho. Yung iba. Noon, 2018, pumunta ako dito. Napakahirap maghanap ng trabaho sa dami-dami Pilipino dumarating dito. Napadpad pa ako ng Thailand. Dahil di ako nakahanap ng trabaho agad. Biro mo, biro nyo ha. Gabi-gabi, may dumarating dun sa Thailand na galing dito na Pilipino. Mag-i-exit. Gabi-gabi yun. Oo, oh, tingnan nyo kung gano'ng karaming Pilipino dito. Sa boarding house na tinitirhan ko doon, sa building, minsan lima, minsan anim, gabi-gabi yun. O, tingnan nyo kung gaano karami ang Pilipino dito. Kalimutan ko tuloy yung matika. Pero sa ngayon, ang dami na napauwi dahil hindi nakahanap ng trabaho. Kaya noon, 2018, ang pagdating ko dito, pag may bakanting trabaho, huwag kang mamili, patusin mo. Pero yung iba, kinakanak naman ng kababayan natin. Sisingilin ng malaking bayad. Wala, totoo yan, real talk to. Kababayan lang din natin. Sila nakapwesto sa agency. Tapos maghanap sila, mag-hire sila ng mga Pilipino. Tapos sisingilin nila ng malaki. Lalagyan ko ng harang kahit may tubig-tubig. Papalsik eh. Eh siyempre, Pilipino, kung may pira, yung iba, kakanap na lang. Eh, kailangan magkatrabaho. Ano, sasabihin ko ba magkano ang gini-gini ng iba? Nako, huwag na. Mapahiya pa sila. 23 minsan yung iba, hinihingi. 23 HKD yun, Hong Kong dollar, 23 mil. Oh, swerte na lang yung makahanap ng ano, direct na wala kang babayaran. Agency lang. Babayaran mo, agency fee na lang. Eh, tingnan mo ngayon, lasan na yung mga yun. Nagsilayasan na. Yung iba, may Pilipino nakasuhan pa. Dahil sa pinaggagawa, hindi lang sa kapwa ginagawa ng mga kalokohan, pati pa sa mga ibang lahi, Nepal, Indiano. Ginagawa nila ng pinipirahan nila. Siyempre, Pinoy tayo. Ganun talaga. Ayun, pasensya na. Hindi ako makaano ngayon, makapag-push up kay alternate muna. Nagkasunod lang dalawang araw kasi ano eh. Masakit yung mga ano eh, kailangan sundutan daw kanila. Oy, kaya diyan, mahilig sumundot. Ha. Mga mahilig sumundot. Tigil yan, po, papaloki mo ngayon ito. Yak lang. Tuloy yan, kung gusto niyo, bahala. Eh. Graduate na ako diyan. Tuloy nyo na kaligayahan nyo, baka may isipin nyo, bata pa kayo, o maganda pa ang takbo ng buhay nyo, kaya darating nyo ng araw, iiyak kayo, iiyak kayo, darating ng araw, iiyak kayo. Ano, matututo sana tayo, no? Ako, ang tagal ko natuto din,
ang tagal kong nakulong sa hindi magandang pamumuhay. Hindi magandang takbo ng paraan sa pamumuhay. Hindi nakulong sa silda, eh naman, hindi ko naranasan yun. Sardinas! Abroad yan ah! Siyempre, di mo alam mo, di sarap. Para naman magkalasa naman. Sardinas na nga lang. Tapos hindi pa ayosin ng ano. Tapos ganitong loto pa, lotong tambay pa. Eh, nagyan ang magic sarap. Asin. Siyempre, meron tayong pang magic na isa pa. Hindi ko sasabihin kung ano to. Hindi ko na sasabihin. Ready na yung ulam sa hapunan. Ay, yung sinain ko nakasalang na. Oh, di ba? Sirip! Sirip! Oh, ayan! Ha! Ano? Oh, diba? Pus muna natin saglit, ha? Pus. Ang tagal pa na sinaing. Okay na yung ulam, oo. Sardinas! Ay, mga pinsan! Gawa kayo ng channel. Huwag na tayong mangarap ng masyadong mabilisan. Kung gusto nyo mabilisan, edi kumain kayo ng bubog, kumain ng pako. Videohin nyo. Tumulay sa alambre yung mga ano. Sabit nyo sa taas yung alambre, pinakataas na nyo. Tumulay kayo doon. Tapos download nyo. O tara, edi siyempre, sisikat kayo agad. Ito pangalo lang to eh, dagdag ano lang to eh. Itong ginagawa ko, gumagawa ko ng channel kasi pagkagaling sa trabaho, pagod siyempre, kain, tapos higa na lang, boring buhay. Lalo na ngayon dito, bawal maggala-gala kung saan-saan. Kaya na, naisip ko na gumawa na lang ng channel para ano, ma-express mo yung sarili mo, ganyan, may sabi mo anong mga katotohanan o mga kalokohan na gagawin. Tapos muna natin at inaantay ko pa yung sinaing. Ay, sa bukas tapos na rin yung kanin ko, luto na. Lapangan na, budol pites, ano to, mukbangan? Hindi kailangan mukbangan, konti lang eh. Kung sino man makapanood ng video to, please subscribe my channel Sabwag TV. At tapos share na rin. Tapos kung meron kayong ano, meron kayong mga channel din, comment nyo na lang dyan sa baba. I-comment nyo ako. Tapos i-add nyo ako sa ano, Facebook. Search nyo lang yung ano ko, apelyido. Yun pa rin yun, Sabwag. Kakain muna ako. Papakita ko pa ba? Init pa eh. Oy, nakakain na ako ha. Tigil-tigil niyo yung mga iniisip niyo ha. Matagal na yon, wala na yon, ilang taon na. Sardinas. Kanghang. Marami din dito mga kababayan natin na mayayabang. Di maiwasan yun, Pinoy tayo eh.
ayaw nila ipakita ang totoo. Pakita nila sa tao yung magandang ano. Ito, totoo ito, real talk ito. Ito ang abroad talaga. Akala nyo lang maganda rito, pero kami nagtitipid para sa inyo. Yung mga hindi nakaka hindi makakakain diyan. Maglagay kayo ng tubig. Pabang kumakain para malunok. Ba. Sarap. Itong buhay. Salamat sa YouTube at nakaisip ang magawa ng channel at naging pampatanggal pagod ang pinagagawa ko nito ngayon. O, paano yan? Hanggang dito na lang. Upusin ko muna itong pagkain ko. At ina-upload ko na ito. Sa Bog TV. Pangyaw! Ano yung ibig sabihin ng pangyaw? Kaibigan.